Hello netizens! Hello mga kalola, hello mga kalolo, mga tito o tita sa Manila, mga anakis, mga pamangkins, at kay David! Welcome to my channel. And bago pa lang lahat, bago tayo mag-start is magpapasalamat ako doon sa mga nag-view ng aking YouTube channel. Sa mga nag-likes, nag-comment, at nag-subscribe. So ngayon, meron na po akong 12 subscribers. Yay! Sobrang overwhelming kasi nag-start talaga sa zero and nakikita ko nung meron akong 12 subscribers. So, thank you kasi may nag-subscribe. And salamat din sa mga tao na nag-subscribe. Alam ko na meron din po silang channel. And I always pray to God na sabay-sabay tayong lumago sa ating channel. And as I've said, ito si David. Kilala ko sa inyo bago. Si David, siya po yung aming pinaka-baby sa bahay. Okay. And lagi po namin siyang kasama dito sa mga katuwaan. So, siya yung parang baby namin dito sa bahay. And, yan. But, bago natin talakayin yung ating mga purpose ngayon sa araw na ito, ay makiusap ako sa inyo ulit. Please, subscribe. So, hindi pa nag-subscribe. Subscribe to my channel. Like and comment. Salamat! Yan. Ito nga. Si David, napakabait talaga ito. Mayroon itong mga tricks. At ang sabi nila, ito daw si David ay super dog. Pero, hindi ko muna tatalakayin ngayon kasi next time na, sa sunod na pong aking upload na vlog. Okay? David, o tingin ka sa camera, David! Hello, hello, hello! Okay. So, as I've said, sinabi ko na, ipapakita ko sa inyo yung aming mga tinatanim sa lata. No? Kasi, nung last na vlog ko, sinabi ko na nahuhumaling ako sa pagtatanim sa lata. And, yung mga kapitbahay din namin dito sa lugar na to, ay yun din ang ginagawa during sa pandemic, na magtatanim din sila. Meron silang parang maliit doon na lugar na pinupuntahan. Pero ako, hindi na po ako pumunta doon sa sumunod sa kanila. Kasi ang ginawa ko na lang is yung ginaya ko yung nasa sa TV, sa YouTube na nagtatanim doon sa mga lata. And mamaya ipapakita ko kasi may place pa kami doon na in-improvise namin at ginagawang garden. So, tara! Titingnan natin po yung aking mga tanim na nandoon po sa may terrace na tinatanim sa lata. And dito tayo, dadaan tayo sa madilim na lugar. Dito. Tantaran! David, hindi ka David! Hindi ka David! Hindi! Sama ka Dave! Ayan, medyo madilim dito banda. Kasi, ano to eh, daanan pa kung doon sa aming terrace. Okay? Tantaran! Kasama ko din si David. Ito, marami dito muna. Marami po dito mga nagilagay kasi yung ano sa aircon na tulo. Nakagalit yung kapitbahay pag natulog yung tubig doon. So, mayroong ganyan lagay. And dito, ito yung sinasabi ko, mga tanim na tinatanim ko po sa lata or sa paso. Ito. Ito, mga talong ito. Talong. Ito naman, kangkong. Itong kangkong na to, yung mga pinagulayan, tapos inanok ko siya. Tinatanim ko siya dito. Yan, tumutubo na siya. Siguro, pagdating ng ilang linggo, magugulay ko na rin siya, di ba? Sarap nga ng pakaramdam, pag ganyan. Ito, talong din siya. Yan. Ito naman, ito yung mga, nung pumunta kami sa Bulacan, nag-visit kami doon sa aking kumare. Hi, kumari baby at kumaring
At paring Romy, ito po yung panim na binigay niyo sa amin. Lumaki na, no? Ang tawag daw dito insulin. Marami na pong ito ay medicinal. Marami na pong kumukuha nito na ginagamit nila para po sa kanilang insulin. Instead na magpa-inject, gumamit na lang po sila ng medicinal. So ito. Eh pag nakukuha mo to sa pag binibili ito sa mga ano, sa mga online, mahal ito, mga 1,002. And pero ngayon mas mura na siya kasi nung pumunta ako doon sa may mga plants na ano, makakabili ka na siya ng 150 or 250. Yan. Laking tulong ito eh sa mga tao na matataas ang sugar, mga diabetic. Yan. David! Si David na nakikisama. Okay, gusto mo rin mag-vlog, David? O, ito, David, o. Tara. Ayan, itutour ko kayo doon sa aming may pupuntahan tayo na lugar na parang place siya. Nakita mo doon pa? And hindi pa na ano yung bahay na yun. Mayroong isang place doon sa sister-in-law ko na hindi pa po siya tinanim, hindi pa po siya kinoconstruct. That's why ginagawa namin na parang garden. Ang ginawa is naghahakot po ng mga soil doon sa ano, and then bumibili kami ng garden soil para po mataniman. Tara, itutour ko kayo doon. Kung ano pong ano doon. Punta tayo doon sa lugar na yan, ha? Tara natin. Okay, tara, David! Si Timmy. Mga mamabait po namin siyang aso, nilang aso. Dito lang po sila sa loob ng bahay. Yan. Tignan nyo. Actually, matagal na po talaga akong nagtatanim doon sa lata. Ito, anong tawag to? Guyabano to. Nakuha ko siya sa... Kalang wait lang. Nagipaglandian si Timmy. Nagipaglandian si David sa ibang aso. Sisters mo yan, David! Huwag mong patusin! Okay. Ito po yung... Ito po yung ano na to, na nakatalim siya sa lata. Tingnan mo. Ano? Nakatalim siya sa lata. Ano po siya? Guyabano. Galing po siya sa Batangas. Binigay sa aming ka-brother sa church. And namuha na siya, actually. Mga ilang beses na, ano. Pero binutulan namin siya nung nakaraang buwan kasi nga parang ano na siya doon sa daanan. So naman, oh, mayroon akong tanim na atis. Tinaniman ko rin po siya ng sitaw. Ayan, oh. And then ito yung kalamansi. Yun naman, anong tawag din? Ano yan tawag dito? Yung kiat-kiat. Kiat-kiat yan. Na kasi ano yan, ang istorya dyan is kumakain kami ni Ruart noon ng prutas. And then nakita namin na sabi ni Ruark, Mama, masarap ito. Tanim mo kaya, Ma. So, kinuha ko yung buto. And then, yan, tinanim ko. Yan, nagganyan na siya. Actually, mga pareho lang sila ng year nito eh. Pero hindi talaga siya umaano. Kaya pinutulan ko siya. Kasi ganyan. Mayroon din isa. Ito, orange din ito. Ganon din ang historia nito. Kumakain kami habang nanood ng TV. And then, sabi ni ang anak ko, Mama, masarap ito, matamis. Kunin mo yung buto, Mama, itanim. So, ginawa ko, nilagay ko sa ano yan. Nakalagay na sa lata. And, ayan, sana nga po mamumunga siya. Hinihintay ko pa kung, yung parang katulad nung napanood natin na, sa, ano, sa YouTube na namumunga sila kahit nakalagay lang siya sa lata. Ah, punta tayo doon sa kabila. Tutor ko kayo doon sa kabila. Yan. Uy, may pusa! Itong lugar na to, ito po yung ginagawa naming tambakan ng mga hindi na nagagamit. Yan.
Kasi sobrang late kasi yung lugar namin, so wala kaming place. So, ito yung ginagamit namin na pambakan. Actually, ano po to, place po to ng sister-in-law ko. Yun, hindi pa nila pinapatayuan, kaya ginagamit po na namin. Huwag kang ano, ginagamit muna namin temporarily. So, ito yun, actually, ganyan lang yan. And then, ang istorya kasi dito, yung nanay ko, mabalik na naman tayo sa nanay ko. Yung nanay ko kasi talaga, nasa Mindanao siya. And then, gusto namin siya na pupunta dito sa Maynila para po magpakasyon. Pero ayaw niya, kasi sabi niya, Bing, pag pupunta ako dun sa inyo, mamamatay ako ng maaga. Kay wa mamoy kuan dito, wa mamoy garden dito, di man pare dress ako ang nay garden. Sabi ko, sinabi ko yun sa aking asawa, sabi ko, ay hindi daw siya pupunta dito. May kasi nga po, wala po daw siyang mapag-aabalahan, wala naman daw garden. So ang nangyari, yung asawa ko para lang mapagbigyan yung biyanan niya is naghakot siya ng mga lupa, no? So nilagay niya diyan. And then ayun, tinaniman. So itong pandemic, wala naman kaming ginagawa. So nakikiuso kami sa mga tao na nagtatanim. So mga kapitbahay namin nagtatanim din sila doon, meron silang mga garden. Pero hindi na kami nag-join doon, dito na kami nag-ano. So ito yung mga tanim namin. Ito po yung sitaw. Yan, tingnan niyo mga sitaw. Uy, namatay, bakit namatay? Ay! Bakit? Okay lang. Oh, ito, namumulaklak na siya. Malapit na siyang mamunga, guys. Very good. Ayun, oh, taba-taba niya, oh. Kailan ko pala ito itinanim? Ah, mga 1.5 months. No, itong tanim. Hindi, malapit na siya, oh. Tinan mo. Namumulaklak na siya. Yan. Tama mo. May mga tanim ito doon sa loob. Meron ding talong. Merong mga sili. Yan. Kompleto siya. David, sabasama ka, David. And then may malunggay. Wow, tinan mo yung malunggay. Ang malunggay, Bao. Ang malunggay kasi talagang maano to eh, masustansya to eh. Nutritious, no? Talagang ina-advise na dapat umano ng malunggay. Kumakain tayo ng malunggay. And, tinan mo, makita mo yung malunggay, oh. Ganda. So, yung mga tiyatarim namin dito, yung mabilis lang siyang tumubo. Yan. Then, ito pa. Yan, ito pa may malunggay, Bao. Yan. Yan, no? Liling, no? Yan. Yan mo, sa space na to, na taniman siya. Kailangan lang talaga na gagawa ng kaparaanan, no? Pang mawala yung inip. Ayan, na maging, ano, yung maabala, no? Ito rin, meron akong, huwag kang wala titid. Meron akong tanim dito, yan. Sili. Yung isa namatay. Dito. Oo, namatay. Ni bali, meron pa akong tanim dito. Ayan, oh. Hindi na siya umano. Pero, aalagaan pa na siya. Yan, ito yung mga pinagkaabalahan namin sa araw-araw. Yan. Sana, natuwa kayo sa aking pinapakita ngayong araw na to. And, as I've said, malaking tulong sa akin bilang senior citizen na walang pinagkatulong. Kasi nga, parang humbody kasi ako, talagang hindi nalabas sa bahay. Ang ano ko lang, routine ko lang sa buhay is yung nasa loob ng nagpupunta sa church. Wala namang church ngayon. And sa ibang mga gawain sa church. And so, ito yung mga pinagkakabalan. Aside po nun sa pananahi, yung pagtatanim ng mga ganito. And salamat sa pagpanood, sa pagbigay nyo ng time sa aking vlog. And kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe. And don't forget to like and comment down. Maraming salamat. God bless.